Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Pagpalang umaga po ng Sabado, mga kapanalig, at sa mga oras na ito, sa hapag ng ating Panginoon, patuloy ho nating pagdasal ang mga panalangin na inyong pinaabot sa ating himpilan higit sa ating hong programa. Kaya naman, upang tayo maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang ginaganap naming Pasko ng Pagkabuhay ay maisaloob namin at maisakatuparan sa pagtataguyod mo sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo ay pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng tatlong araw, inaniyahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang makatipo na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, Hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa mga kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo. Kaya't napilitan akong dumulog sa emperador, bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng tanika lang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Humigit kumulang sa 2 taon na nirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang mabuti ay kapiling mo parati. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo at doon naman sa mataas na langit. Naroon ang trono at magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti, pati ang masama ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa mga suwail, wala ng batas. Ang poon ay tapat sa gawang mabuti, siya ay nalulugod. At sa piling niya, mabubuhay sila sa kanya'y sumunod. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo palagi. Espiritong isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong guro.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Iyong humilig sa dibdib ni Jesus. Nang sila'y naghahapunan at nagtanong, "Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?" Nang makita siya ni Pedro, tinanong niya nito si Jesus, "Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito?" Sumagot si Jesus, "Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin." Kumalat sa mga kapatid ang balitang ito, balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito ang alagad na nagpatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Binupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang umaga po ulit, mga kapanalig, at magpasalamat po tayo po muli sa ating Panginoon na tayo po'y nagkatipon sa umagang ito. At napakaganda po ng mga pagbasa ngayong araw, lalo ang ating Ebanghelyo, bago tayo magdiwang sa Pentecostes bukas at matapos ang selebrasyon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Alam nyo, mga kapatid, sa isa sa mga nakapukaw sa akin sa ating Ebanghelyo ngayong araw ay yung pagturo ni Pedro at pagkakita niya kay San Juan at tinanong niya ang Panginoon, no? How about him and how about me? No? Minsan kapag lumilingon tayo at nakakakita tayo ng mga bagay na wala tayo at ang iba ay meron o di kaya meron tayo, ang iba wala, of course, no? Obvious na merong inequality. May inequality. At kapag dumadating yan, nagtatanong tayo, may elemento po dyan na hindi natin napapansin. At yun po yung lumalabas yung pagkainggit. No? So kaya si Pedro, nang marinig niya, na hindi naman directly sinabi ng Panginoon, eh kung ano sa'yo, kung siya ay mabubuhay, no? Ang matagal, panghabang buhay, pagbalik ko. So makikita po ninyo sa conversation na po yan, na mayroong elemento na parang naiinggit o nagseselos si Pedro patungkol sa alagad na minamahal ng ating Panginoon. Kaya itong napaka-dramatic part ng Ebanghelyo made me reflect, ano, on the reality ng envy at yung mga tinatawag nating misplaced concerns sa ating buhay. What about him? What about me? Kapag tinatanong na po natin ang mga tanong na yan, eh gusto nating masatisfy yung mga desire natin sa buhay. Lalo na yung pag-assert ng ating importance. Kaya tingin ko, ang Panginoon ang nangungusap sa ating lahat sa araw na ito, sa Ebanghelyo. At anumang mga pagtatanong na mayroong halong pagkainggit at pagkaselo sa kapwa, eh mayroon siyang sagot. At ang sagot niya lagi ay, sumunod ka sa akin. Follow me. Mga kapatid, yes indeed, ano? We have to follow him, but one condition, that we have to carry our cross. Dahil iba-iba rin po ang ating pamamaraan ng pagsunod sa ating Panginoon. And no one has the exact copy of another person's path.
pero iisa ang ating tawag, sumunod sa ating Panginoon. At hindi tayo mapapariwara at anumang mga pangit at balakid na nandyan sa ating puso at sa ating isipan ay mawawala kung tayo ay susunod ng buong puso sa ating Panginoon. Dasalin po natin ngayon ang Oratio Imperata. Ama naming mapagmahal, na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan at ng mga kahangahangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha, mapag-umbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo na ipagadiya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon. Humahadlang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang mapipintong krisis sa tubig at kuryente at pati rin ang aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon na ang iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawaan. Diyos naming maawain at mapagbigay, himulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, pinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin pinamimintuhon namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin ang bayang labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kaburian at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa banal na paghahain ito, may handa nawa ang aming kalooban sa pagdating ng Espiritu Santo na siyang ipagkakapatawad ng mga kasalanan
Inulog namin ito sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin, siya ngayon umakyat sa iyong piling. Bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel, siya ang aming tagapagmagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapagpasya na lupa't kalangitan, hindi niya iniwaksi ang maaba naming pagkatao sa pagduklok sa kanan mo. Sapagkat kami ang katawan, siya ang ulo. Ang pagkakit niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaysa ng mga anghel, sisiawit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos ng luwalhati ang langit at lupa, o sana, o sana, sa kahit. Maraming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya ang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, inawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at magintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Mala Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang Isa Jose,
kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Tumulog tayo ngayon sa ating Ama sa panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Inihiling namin kamedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kornero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan.
mapalad tayong lahat na inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Katawan na dugo ni Kristo na kayo magatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Katawan ni Kristo. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na naikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Ama naming mapagmahal, pahintulutan mong sa aming pagdalangin, kaming itinawid mo mula sa luma patungo sa bago, na nagdulot ng banal na salo-salo, ay makapagbago nawa kami sa aming kalooban, sa pagsisikap naming ang lumay talikdan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag na ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banal na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, o mga nasa paggamutan at kanilang tahanan. At ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Purihin, papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoon Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan na dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ang pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito
at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawa na nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Cello Christi tisti eis omne delectamentum in se habentem oremus Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti triviuque sumus itenus corpore et sanguinis tuae sacra mysteria venerari Pour redemptionis tuae fructum in nobis et iudaeis insiamus, quid vivis et regnas in saecula saeculorum. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima.
Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang Kanyang kalinisinisang esposo. Purihin si San Jose ang Kanyang kalinisinisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo.